Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon is all about virus proofing ng ating mga USB flash drive, external hard drive at ng ating mga desktop and laptop. Pero bago ang lahat, pagbago ka sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and hit the bell button for future updates. Paki-share na rin po. Maraming pong salamat. Now, let's start how to virus-proof your USB flash drive. Ilagay po natin ang ating bagong USB flash drive or ang ating lumang flash drive sa ating mga laptop or desktop. Then, buksan po natin ang File Explorer. Okay. Tapos, expand ko lang po. Tapos, pasok po tayo sa This PC. Okay. Ngayon, makikita po natin na nandiyan na po ang aking USB flash drive. Okay, ito po siya, USB drive G. Okay, so una natin gagawin, i-right click po natin ito at click format po. Then after you click the format, makikita po natin ang file system. Kinakailangan po nakalagay po siya sa NTFS. Okay, huwag po natin ilalagay sa FAT32, dapat naka-NTFS po siya. Then i-click nyo po ang start. Pag natapos po siyang ma-format, i-close nyo na po. Tapos, pasok po tayo dito sa USB flash drive natin na drive. Double click. Then, create po tayo ng new folder. Right click, new, and folder. Pangalanan po natin ng put your files here. Okay, pero nasa sa inyo po kung anong gusto nyo ipangalan. Pwede pong data, my file, so on and so forth. Okay, so then, after po nyan, dito po sa labas, i-right click nyo po. Punta po tayo sa properties. Okay, ulitin ko lang. Right click, properties, para makita nyo. Punta po tayo sa security settings. Then, click edit. After po nyan, Baba po tayo dito sa pinakababa. I-click nyo po itong right. Okay? So, pag kinlik nyo po, in-uncheck nyo po yung right, mapapansin po natin dito sa taas na uncheck na rin po ang full control and modify. Then, after po nyan, i-apply nyo po. Then, continue. Okay? Minimize ko lang siya ng konti. Then, okay. And, okay. Okay? So, tapos na po tayo doon. Next, pasok po tayo dito sa folder na put your files here. Double click. Okay? Then after po niyan, right click po tayo. For properties po ulit. Tapos punta po ulit tayo sa securities, then edit. Tapos yung in-uncheck po natin kanina, i-check po natin ulit. So, click-check natin yung full control. Naka-check na rin po ang modified hanggang dun sa right. Okay? Then click apply and okay. Okay. So, pwede na po yan. Tapos na po tayo. So, i-check po natin kung okay na po. Okay, balik ako dito sa harap. Pag kinlik ko po ito, dinrag ko po itong picture, pasok ko po dito. Sabi niya, destination folder access denied. Hindi na po siya pwedeng lagyan dito. Okay, kahit anong file na ilalagay niyo dito sa labas, hindi na po pwede. So, ang gagawin niyo po, pasok po dito kayo sa loob at dito niyo po siya ilalagay. Okay, so mapapansin nyo, doon na po siya sa loob. Bakit po ganon? Kasi po ang virus, dito po siya unang pumapasok sa ating flash drive sa una. Ngayon, dahil nakalock na po siya, hindi na po makakapasok ang ating virus dito sa harap. Kaya dito sa loob, pag inopen po natin, dito tayo magsisave ng mga files para secure na po at hindi na po siya mabavirusan. Kahit na ilagay nyo na po ang inyong flash drive sa isang computer na may laman na sangkatutak na virus, hindi po ito mabavirusan. Okay po, ganun din po ang gagawin nyo sa ating external hard drive. Dapat wala pong laman. Kung may laman man po, ilipat po natin siya sa iba. Tapos ibalik na lang po pagkatapos nating virus proofing. When it comes to desktop and laptop, ang pwede po nating mabavirus proof to doon ay ang drive D. Gaya po nito, this PC. So, kung mapapansin mo, ang C and D ay sa desktop ko yan. Okay, so ang C, hindi po natin mabavirus proof. Okay, at D
D ang mabavirus proof natin, kaya lahat ng files nyo, dyan nyo po siya isisave. Now, wag po kayo tapos, pag na virus proof nyo na po ito, drive D, wag na po kayong magsisave ng data dito sa My Documents, My Downloads, Pictures, and so on and so forth, hanggang sa drive C. Para kung ma-virusan mo po ang drive C, at saka desktop po, wag po kayong magsisave. Lahat po, ilagay nyo po siya sa drive D kapag na virus proof na po. Para kapag na virus po ang drive C, ma-reformat man po siya, lahat ng files nyo hindi na mabavirusan doon sa drive D. Okay po, malinaw na po. So again, dyan po nagtatapos ang ating YouTube channel topic for today. So don't forget to subscribe, click the bell button, and share to others para po matulungan po natin ang iba. Maraming salamat po. God bless.